Nagdeklara ng measles o tigdas outbreak sa Metro Manila ang DOH o ang Department of Health. Sa buong bansa, nasa 984 na ang bilang na matinamaan ng tigdas mula January 1 hanggang 19. 27 na sa kanila ang namatay. Isinisisi ng DOH ang pagdami ng mga kaso ng tigdas sa kontrobersya sa Dengvaxia vaccine. Maraming magulang kasi ang nangamba at nawala ng tiwala sa bakuna. Live mula sa Quezon City, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, mismong si Secretary Francisco Duque III na nga ang umalerto kay Pangulong Duterte sa pagpunta nito sa Malacanang kanina na tumataas ang bilang ng nagkakatigdas sa buong bansa. Kaya naman matapos nga, Ma'am Jess, na ideklara ang outbreak ng tigdas dito sa Metro Manila, sinasabi ng DOH na posible rin nga isunod nang ideklara ang mga rehiyon ng Central Luzon, gayon din ang Calabar Zone. Nasa 169 na ang tinamaan ng tigdas sa buong Metro Manila mula lamang January 1 hanggang January 19. Mas mataas ito ng 745% sa kaso ng tinamaan ng tigdas sa kaparehong panahon noong 2018 na may kabuang 20. Kaya naman ngayong araw, nagdeklara na ng measles outbreak ang DOH. Mataas ang cases sa maraming, sa mga ilan lugar sa NCR. Ito yung 861 suspect measles cases with 9 confirmed cases. Top 10 cities, Quezon City 239, Manila 156, Caloocan 80, Marikina 56, Pasig 51, Labotas 47, Parañaque 36, Taguig 34, Pasay 31, Malabon 27. Sa ibang rehiyon, mataas din ang bilang na nagkakatigdas, gaya sa Calabar Zone na may 329 at sa Central Luzon na 185. Sa buong bansa, nasa 984 na ang tinamaan ng tigdas mula January 1 to 19. Mas mataas sa 688 sa katulad na panahon noong 2018. Sa datos mula sa DOH, umabot na sa 27 ang nasawi sa tigdas mula January 1 hanggang 19. 4 sa Central Luzon, 3 sa Calabar Zone, 2 sa Region 6, 1 sa Region 1 at 1 sa Region 7. At ang pinakamarami sa NCR na umabot sa 16. Kung isasama sa bilang ang mga namatay, hanggang unang linggo ng Pebrero, aabot na sa 50 ang pasyente namatay dahil sa tigdas sa San Lazaro Hospital pa lamang. Isinisisi ng DOA sa Dengvaxia scare ang pagtaas ng bilang ng tinamaan ng tigdas. Natakot sila dahil doon sa nangyari sa Dengvaxia. So, yun talaga ang pinaka ano nila na rason. Ayaw nilang magpabakuna. Ayaw nilang magpabakuna. Payo ng DOH, iwasan ang matataong lugar para makaiwas sa tigdas. Tatlong C yan eh. Pamumula ng mata, calf, at saka yung isa is yung pantal-pantal. So normally, mag-i-start siya as fever. So kung may fever at tingin natin may kalapit tayo na nagkaroon ng measles, pa-check na tayo. Apilan ng kalihim, lalo na sa mga ina, na may mga di pa napapabakunahang anak. Nihikayat natin yung mga magulang na dalhin yung kanilang mga anak sa health centers para mapabakunahan, lalo-lalo na po ang measles dahil ang komplikasyon ng measles ay pneumonia na siya naman pong kilalang nakamamatay. Ma'am Jess, medyo malaki talaga no ang problema ng DOH pagdating dito sa tigdas dahil yung hindi na immunize o yung hindi na bakunahan ng laban dito nga sa tigdas ay nag-accumulate na ito over the years, Ma'am Jess, ano, sa loob ng 3 hanggang 5 taon ay nasa 2.6 million daw ang hindi na bakunahan para dito nga sa makaiwas sa tigdas. At ang bulto niyan, Ma'am Jess, ay noong nakaraang taon, noong 2018, kung saan 44% lamang sa 2.8 million na target nila ang nagpabakuna dahil nga, gaya na sinabi ni Dr. Constantino, maraming natakot doon sa Dengvaxia, Ma'am Jess. Okay. Ian, correct me if I'm wrong, pero hindi lang sa Metro Manila na unang nagkaroon ng outbreak ng tigdas. Alam ko sa ilang mga probinsya, meron ng mga outbreak, no? May mga bata nang namatay na nga eh. Pero ang tanong ko, hindi ba parang delayed ang pagdeklara ng DOH ng outbreak? Lalo na Metro Manila pa lang ngayon, pero alam ko nga na may mga nagka-tigdas outbreak na rin na mga probinsya even before dito sa Metro Manila. Yes, Ma'am Jess, talagang
kung titingnan natin yung pattern, ano, kahit nung mga nakaraang taon, nung mga nakaraang buwan, ay talagang marami na talaga ang nagkakatigdas at marami nga ang may mga namatay din sa iba't iba pang mga rehiyon. At napansin na rin yan, Ma'am Jess, ng WHO na lumagpas na tayo sa threshold, ano, na usually 150 cases ay pwede na yang sabihin na nagkaroon na ng outbreak. Pero yun nga, humaba na humaba, pero ngayon lamang ito idineklara ni Secretary Duque. Pero na kung mapapansin mo, Ma'am Jess, ano, dun sa pagkaka-interview ko sa kanya kanina, tila yung nag-trigger nito ay yung sinasabi pa lang ni Secretary Duque na figure para sa Metro Manila ay yung suspected nga daw na mga kaso ng tigdas ay nasa 800 plus at siyam na yung kumpirmado. Ito yung datang niyang hawak kanina pa lamang, kaya nga alam ng kalihim at matagal siya naging kalihim ng Department of Health at maaring kailangan i-declare nga itong outbreak para mas mapigilan yung pagkala na ito, Ma'am Jess. Okay, at considering, no, yung kung gaano ka-serious itong tigdas na pwedeng mamatay ang mga bata, no, and considering yung scare naman ng sa Dengvaxia na nag-cause kung bakit may outbreak ngayon ng tigdas dahil natakot nga yung mga magulang na trauma dun sa Dengvaxia, hindi ba pinag-iisipan na dapat ng DOH na magdeklara ng nationwide outbreak? Kasi considering yung impact nitong trauma sa bakuna ng maraming mga magulang nationwide, iyan, considering din, no, yung the publicity and the awareness na na-create nito, I suppose kailangan ng mas proactive na solusyon o remedyo dito. Kung localized lang kasi yung pagdeklara ng mga outbreaks na to, alam na natin yung nangyari. May mga namatay na bago nag-declare, no, ng outbreak. Hindi kaya dapat it's time na mag-declare sila ng nationwide outbreak? Yes, Ma'am Jess. Actually, bukas ay magkakaroon ng pulong balitaan ng DOH at hindi rin natin sigurado kung idedeklara na ito ni Secretary Duque para sa buong bansa. Pero Ma'am Jess, nakita talaga natin yung statistics. Talagang lahat ng rehiyon ay talagang upward yung trend. Ano? Meron pa nga na hindi lang lagpas pa dito sa mga statistics, ano, nung in percentage, ano, nung natamo nung NCR at nung Calabarzon at ng Central Luzon. Kaya ayaw naman ding pangunahan itong mga taga National Epidemiology Bureau at nung Disease Control Center si Secretary Duque, pero sa tingin nila ay maaaring isunod nga daw yung ibang rehiyon at hindi natin matiyak, Ma'am Jess, ano, kung bukas nga at sa mga susunod na araw ay igagawin na itong nationwide. At Ma'am Jess, ang sinasabi naman din ng mga taga DOH, nung nakita naman nila na upward yung trend, nagdoble kayod naman daw sila. Yun nga lang, tuwing bumabalik sila doon sa mga community, yun pa rin yung mga nagiging rason ng ibang nanay, ayaw talaga nila kaya hindi mapilit. So ang ginagawa naman ng ibang local health unit, nagpupunta sila doon direkta sa mga paaralan, ano, kung saan nga yung mga bata ay nandoon at doon na nila binibigyan ng immunization, Ma'am Jess. Ngayon ang sinasabi natin kahapon pa, no, pag nawala kasi yung tiwala, napakahirap maibalik niyan, eh. Kung hindi man outbreak ang ideklara ng DOH, kasi may mga rehiyon naman at probinsya na wala naman sigurong gaanong incidence pa ng tigdas. Pero I think as a matter of projection, na nakikita na nila yung scenario na ganito, no? I suppose dapat pangunahan na ng DOH. Kung hindi man outbreak ang kanilang ideklara kasi mababa pa yung incidence, for example, sa specific regions or provinces, baka pwedeng mag-declare sila ng some emergency, or siguro sabi nila tigdas alert or something, para, you know, to warn yung mga magulang na ito, oh, nakita na namin yung senaryo na mangyayari, kailangan magpabakuna na kayo ng inyong mga anak. Something, no? Just to stress all the more. Kasi yun nga, napaka-simpleng sakit nito. Eradicated na nga dapat, eh. Pero ito bumalik kasi ayaw magpabakuna ng mga magulang ng kanilang mga anak. Iyan. Yes, Ma'am Jess, talagang kung susundin nga, Ma'am Jess, ano yung sinasabing alarm threshold, ano, para dito sa tigdas, 150 cases, kailangan mo nang masabi na may outbreak, ano. At ang ginagawa naman doon ng DOH na simula pa nung mga nakaraang mga buwan bago pa pumasok itong 2019, talagang ang ginagawa nga nila, nagpa-follow up sila sa mga community, talagang ang ginagawa nila pinapaigting nila yung kanilang kampanya. Pero tama, Ma'am Jess, ano, hindi talaga nakukuha sa ganun lang, ano, kailangan maibalik yung tiwala, kailangan maipakita nila na ligtas itong bakuna para sa tigdas,
para itong mga nanay at yung mga bata ay hindi sila mag-agam-agam na bumalik sa mga centers o sa mga ospital ng ating pamahalaan para magpabakuna. At yun nga, nakakalungkot Ma'am Jess, talagang sa ibang mga country ay eradicated halos itong mga ganitong kaso ng tigdas. Ano? Pero dahil nga doon sa Dengvaxia scare, ano, maraming hindi nagpabakuna at nakita natin na tumaas itong naging kaso ng tigdas, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.